channel. Ayan. Pasensya na kayo guys kung ngayon ako nakapag-vlog sa inyo dahil may nangyaring di maganda nung mga past days na ng ano. Yun nga, i-share ko lang yung ano, yung nangyari sa akin. Tapos naiiyak ako, bro. Ay kasi hindi nga maganda yung nangyari sa akin, guys. Hindi naman namin gusto yung nangyari. Siguro ano na rin ni Lord na talagang para hindi siguro sa amin yung baby na yon. Hindi naman din ako nagkulang ng check up, vitamins, siguro din sa pagod, sa stress. So ako kasi nagkampante lang din ako na parang malakas ako sa tingin ko, yun pala, yung baby hindi siya ganun kakapit sa akin. Kaya yun guys, nung 27 anniversary celebration namin, doon nakaramdam ako ng morning nung namimili kami ni Sho, doon sa may floodway. Sabi ko masakit yung tiyan, tapos parang yung puson ko, tapos parang nahihilo ako. This is, ayun nga guys, nagpahinga kami doon kaila dati namin inupahan, katabi namin sila Kuya Eman. Doon, so naupo ako doon, tapos inintay ko siyang mawala yung sakit that time. Kasi namimili kami pa preparation namin doon sa LDDD anniversary celebrations namin ng last Saturday, August 27. Hindi, ayun. Pag uwi ko dito sa bahay, pag CR ko, medyo meron na siyang konting spot. Hindi pa siya totaling malakas yung dugo na lumalabas. Nag-check ko dun sa underwear ko, yun nga, meron nga konti. So, hindi ko siya pinansin. Pero, may nararamdaman ako medyo masakit. Masakit-sakit siya. Hanggang sa after nung party nung 27, nung Saturday, medyo masakit siya pero in-ignore ko nga siya. Pinayaan ko lang siya. Kasi nawawala siya yung pain, tapos babalik. Nawala na sa akin na ano, hindi ko siya sinabi dun sa doctor ko, hindi ko tinext yung doctor ko dun sa OB na ano nung nangyari. Yun, meron din naman akong fault doon kasi ano, 'di ba? Dapat i-consult ko siya dun sa doctor, i-update yung doctor ko kung saan nangyayari sa akin. Kaso hindi ko siya tinext or tinawagan bakit ganun yung nararamdaman ko. Parang binaliwala ko siya. Ayun, tapos nung Sunday, yun nga, nag-ano pa ako, na pa-giveaway pa ako, guys. Minds of Facial channel ko, ng FB page, no, nag-giveaway pa ako. Wala naman ako, guys, naramdaman eh. Wala pa ako na, hindi siya ulit bumalik yung pain sa, ano ko, sa puson. Tapos, nung ano na guys, 29 Monday, holiday since wala mga Pasok nga, 29 ng morning, nagpalinis pa ako ng kuko, ng kamay ko sa paa. Palinis pa kami ni bossing noon. Pero nung time na nililinisan ako, tapos bumalik yung sumasakit siya. Kapag matagal ako nakaupo, nakatayo, sumasakit yung puson ko. Tapos sabi ni boss, anong nangyari sa iyo? Sabi ko masakit yung puson ko. Gusto ko nang pumasok ng kwarto. Eh di, yun, pumasok ko ng kwarto, nahiga ako. Nawawala-wala naman siya. Tapos babalik, tapos tinitiis ko siya kasi parang baka ano lang yun, parang normal lang ba sa akin na ganun. Pero first time ko kasi guys na nang experience yun na nabuntis ako na ganun yung nangyayari. Kasi sa mga apat yung anak ko, guys, wala naman ako naramdaman ganun. Yeah, siguro nga, kasi since 40 years old na ako, yung mga, that time kasi, ibang babies ko naman, medyo bata-bata pa ako. Siguro nga, nagbabago yung ano ng katawan ng tao. Kapag may kakaroon ka na, may siguro ng edad. So, dapat mas maalaga ka siguro. Yun yung mali ko rin. Yun. Tapos, di, yung ano nga, guys, 29 ng gabi, ano, tinatanong na ako ni boss, ano, pupunta na ba tayo ng doktor? Sabi ko ba, pakiramdaman ko muna yung sarili ko bago tayo pumunta ng doktor. Di, yun nga, hindi naman niya ako pinili kasi kumbaga ako nakakaramdam eh sa sarili ko. Hindi naman niya ako pinili, pumunta kami ng doktor. Tapos hanggang gabi na, inabot na ako ng gabi. Sabi ko, parang iba na yung pakiramdam. Nagbubook na ako sa cellphone ko ng appointment.
para sa schedule ko, babalik ako kay doktora sa OB na nakabook na ako. Hanggang sa umabot ng madaling araw, hindi talaga ako, guys, nakakatulog. Tuwi-dikit lang ako, pero yung isip ko gising, pero yung katawan ko, nararamdaman ko, tinitiis ko lang yung sakit kasi nga sa sarili ko, alam ko kaya ko. Yun, nung siguro mga around 4 p.m. meron nang ulit lumabas sa underwear ko, napansin ko. Hanggang sa umabot ng 5, tiniis ko pa rin siya. Anong 5 p.m. na, guys, ayun na, yung dire-diretso yung sakit ng ano, ng chan ko talaga, na doon na siya lumabas. Hinising ko na yung asawa ko, sabi ko, hindi ko na talaga kaya, may lumalabas na sa akin. So yun, pagbising niya, nakita niya nga, sobrang dami na lumalabas na sa underwear ko. Tsaka kami pumunta ng hospital. And, syempre, doon sa, hindi kasi sana yung asawa ko sa ganito eh, yung makakita siya ng ganitong sitwasyon, diba? Tapos, syempre, yung baby namin, iniisip niya, kaya natataranta siya. Kaya nung time na yun, tinawagan ko si Che madaling araw. Sabi ko, Che, samahan mo ako sa ospital kasi nga yung nangyayari sa akin. Tsaka natataranta si Bossing. Tapos sabi ko, parang nakukunan na ata ako. So yun, gumising naman si Che. Tsaka, thank you so much, Che. Tsaka Ate AC. Andyan kayo para sa akin. Tsaka sa asawa ko. Naiyak ako, guys. And then, sobrang thankful ako sa mga taong yan kasi hindi nila ako iniwan. Tinulungan nila ako, guys. Sobrang salamat sa inyo, Jorna, na nagbabantay sa akin sa hospital. Sa iyong matyaga nagbantay sa akin. Sa mga taong nagparating ng mga simpatya sa akin, maraming salamat sa inyo, guys. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Maraming salamat sa inyong mga prayers nyo sa akin. Ngayon wala kasi na experience, okay? So lima na yung anak ko, so pang lima kong anak, tsaka pa ako nagkaroon ng ganito, guys. So lesson learned din, guys, sa akin, sa sarili ko, na kung ganito bibiyayaan pa kami ng Panginoon nang magkaroon ng baby, siguraduhin ko na safe na siya. Alagaan ko maigi siguro, kasi pero mag-uusap para naman kami mag-asawa. May plano pa rin naman kami, pero siguro hindi pa sa ngayon kasi sobrang sakit pa nung nangyari. Diba? Ano ba? Pasensya na kayo, guys, kasi ngayon lang talaga ako nakapag-vlog. Umaga pang 1 week ko pa lang to. Kasi sa bag-vlog ko, mabinat ako. So, ngayon lang ako ulit nakapag-vlog, guys. Sinare ko lang sa inyo. Yun, guys. I-share ko lang din. Kasi nung time na sinusugod ako sa hospital, pumunta kami dyan sa may hospital dyan, sa may Ortigas Extension, yung hospital dyan. Hindi ko na, guys, i-mention yung name ng hospital, pero dapat kapag emergency, dapat i-accept nyo yung tao, palalo na kung nag-aagaw buhay. Paano kung nag-aagaw buhay na ako, ganun, nag-aagaw buhay yung mga tao, mga pasyente nyo, tapos tatanggihan nyo ang isasabihin nyo sa amin, wala kayong OB that time. So dapat, diba, pag nabibigyan nyo siya ng first aid, tanggapin nyo kasi nga emergency, pero tinanggihan nyo kami. Pangalawa, yung hospital na dito banda sa may Kainta, guys, sa hospital din kami nagtatrabaho, pero dapat iniisip ko kasi dapat pag emergency, ano na yun eh, tatanggapin nyo kung kahit saan pa kami nagpa-check up na hospital, kung sino man yung OB ko, dapat emergency nga, di sana tinanggal nyo na lang yung emergency na nakalagay kung hindi nyo kami tatanggapin. Yun lang sana pakiusap ko sa mga hospitals na kung sino man maka-experience na ganun, sana wag nyo itaboy. Kumbaga, buhay na ng tao nakasalalay, guys. Tapos sasabihin nyo kung saan kami, tatanungin nyo kami kung saan ako nagpa-check up. Although may record naman kami, pero dapat dito na lang yung pagbasihan yung result ng mga examinations ko. Meron naman kami record. Tapos tinaboy nyo pa rin kami. Dun, wala naman kaming choice kundi umalis. Diba, sa visit ng asawa ko, naiinis na nga siya. Naiinis na sila, Che, ba't ganun? Hindi nyo kami tinanggap. The emergency na nga. Tapos napunta kami sa may Taytay Doctor's Hospital. Doon kasi ako nagpapacheck up nung sa OB ko. Doon, tinanggap nila ako. So, siyempre, pagdating ko doon sa hospital, yung baby, nalaglag na siya. Imbis na naagapan ng agad, pero
hindi nyo kasi kami, hindi nyo kami tinanggap, hindi nyo ako tinanggap bilang patient nyo sa emergency, kaya siguro hindi na nagapan yung bata na kaya nalaglag siya, guys. Pasensya na ako, guys, kasi sobrang emotional pa ako ngayon, eh. 1 week pa lang po kasi yung baby nawala ko, tsaka first time ko magkaroon na experience yung ganito na ano, guys, makunan sa apat na anak ko, buhay lahat sila, wala naman problema. Tapos ngayon pang limang baby, tsaka nakuha yung baby namin. Doon pinaplanuhan naman namin mag-asawa na yung baby na yun. Tsaka siya kinuha ni Lord. Pero wala naman akong choice kundi tanggapin na lang muna namin. Kailangan namin tanggapin mag-asawa. Siguro hindi talaga siya para sa amin. Diba? Kailangan namin mag-move on. Kailangan namin mag-move on para siyempre, diba? Maging maayos pa rin naman yung buhay namin. Nandiyan pa rin naman yung mga anak ko, na ano, mga inaalagaan ko. Magiging ano na lang siya namin, angel ni Bossing, yung nawala namin baby. Pasensya na ako, guys, kasi mas sobrang emotional pa ako ngayon sa nangyari. Kaya hindi ako nakapag-vlog, nag-upload ng mga new videos namin. Pasensya na, guys. Near ko lang sa inyo. Doon sa mga ano, sa mga hospitals, yun lang. Ang ano ko lang sana sa inyo, please lang, kung buhay na ng tao ang nakasalalay, sana pag nasa emergency, lalo-lalo na sa mga emergency, sana tanggapin nyo, huwag kayong tatanggi. Huwag nyo tanggihan yung buhay ng tao, lalo na kung buhay ng tao nakasalalay, guys. Huwag nyo nang hanapan kung saan sila nag-check up, kung saan sila nanggaling ng doktor, kung sinong doktor bang sa hospital sila. Yun lang sana yung pakiusap ko sa mga hospitals na napunta namin, na experience namin. Diba? Kaya doon na-visit yung asawa ko, eh. Imbis na masisave sana yung baby, hindi na-save ng dalawang hospital ang tumanggi sa amin. Kaya nakaka-visit lang, nakakasama na ng loob. Sa hospital pa naman din kami nagtatrabaho, yung mga related sa hospitals yung aming business. Tapos, di ba, pagdating sa ganun, tatanggihan yung kami, nakakasamanan ng loob yung ganun lang sa nangyari sa kanila. Hindi ko na i-mention yung mga pangalan ng hospitals nyo. Sana maging ano sa inyo to, ano rin, aware kayo, guys, kung sino man yung namumuno dyan sa hospitals na yan, kung sino man basta yung namumuno sa inyo, nabanggit ko sa may Ortigas Extension at saka dito sa may Cainta Rizal, kung sino man kayo dyan na namumuno, sana pay attention nyo naman, guys. So, yung mga, lalo na kung emergency, huwag nyo tanggihan. Kasi buhay ng tao nakasalalay, kaya nga kayo nandiyan sa part na yan, eh. Kasi para magsalba ng buhay ng tao. Okay, mabigyan agad ng first aid yung nangangailangan, hindi yung tatanggihan nyo. Yun lang sana yung pakiusap ko sa inyo, guys. So ngayon, kaya ko to i-share sa inyo kasi para lang naman sa may share ko anong nangyari sa akin that time, kasi sobrang dami kong problema. Diba? Sobrang daming stress. But this next time, kung magkakaroon man ako ng another blessing sa buhay namin ni Bossing, i-make sure ko na lang na alagaan ko ng maigi. Okay, guys. So, ganito na lang, guys, yung aking vlog. Kailangan syempre namin mag-bubon, mag-asawa. So, shinare ko lang to para sa kaalaman ng lahat, kung ano nangyari sa akin. At saka yung experience ko doon sa mga hospitals na namin, na puntahan, na tinanggihan kami. Para lang maging awareness din po sa lahat na ito. Kaya ko to bin-vlog. Kaya, kailangan namin mag-bubon, mag-asawa. Pasensya na kayo, guys, sa naging emotional ako ngayon sa aking vlog. Sharing lang po sa experience ko. At saka sa sarili ko din, yun nga, na na-realize ko na hindi ako bumabata. May edad na ako, so kailangan ko rin alagaan yung sarili ko para kung plan namin ni Bossing na magkaroon pa ulit ng baby. At least alam ko na
pag may age ka na, medyo risk na talaga when it comes sa pagpibreng na pagbubuntis. Kaya ako kasi na parang naging kampante din ako na malakas ako, kaya ko to, parang ganun. Pala, wag natin babaliwalain yung ganung sitwasyon. Hindi, parang tayo, ano yung nagiging malakas tayo sa sarili natin. Alam natin malakas tayo, pero hindi pala, mali. And ayun nga yung mga mali ko din sa sarili ko. Alam ko may mali din ako doon sa part na yun. Kaya siguro nangyari yung ganun. Yun. Kaya pasensya na kayo guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat nga pala sa mga nagparating na mga simpati sa akin nung nandun ako sa hospital. Cheryl Cuevas, yan tao namin. Ate AC, yung aking editor at camera girl ko. Tsaka si Jorna at lahat ng LDT team din. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkiramay doon sa baby ko at sa pagkipag-simpati doon sa nangyari sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Doon ko nalaman na marami pong nagmamahal sa akin. Doon ko nakita yung yung mga efforts nila. Maraming salamat sa simpleng pagbati, napaka sa akin yun. Overwhelming po talaga sobra sa akin yun. Simpleng pag-greet nila ng magpagaling ka ma'am, kaya mo yan, laksa mo loob mo. Totoo po. Kaya ako, ninalaksan ko yung loob ko noong time na yun. Kaya maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po. Maraming salamat.